Pagod ako ngayong araw na to, ah. Oo, ah. Si tatay. Para kilala ko si tatay. Mang Ramon? Si Mang Ramon? Hindi po. Ay, hindi pala, sorry. Akala ko lang, ano pangalan tayo? Hindi, joke lang. Willie R. of the... Willie? Ay, meron siyang ano, uniform VIP Security Protection Force. Saan talaga nakikita sa t-shirt? Yun na yung ginagalap. Sir Willie. Ayan, si Sir Willie po. Ano po si Sir Willie? Retiree siya. Kasama ko yung nung nag-CPC si Ramos, ako ang security niya at the same time nung mag-taking. Ah, security talaga siya. Kinuha ko ito sa Malacanang nung mag-taking. Police inspector ka, sir. Anong mag-retire na? SPO4. Oh, dati. SPO4 ka, tapos nag-retired ka, naging police inspector, no? Yes, sir. Tama pa, na? Tama, sir. Pero saan ka nakadestino dati? So, office ni General Ramos noon for 36 years. Hindi pa siya, hintay muna, hindi pa siya presidente noon? Hindi pa, chief PC siya noon. Ah, sa panahon ni Marcos siya, chief PC. So, nandun ka side by side? Yes, noon mag-taking si Fidel Ramos. Kinuha ko ito. Nung mag-taking siya kay Kwanon, kay Apo Marcos, kinuha ko ito sa Malacanang. Anong year nag-taking si... 1972, nung siyang naging chief PC na noon. Ilang taon na kayo, tayo? Sir na lang, sir, kasi siyempre, isang retiree kailangan... 36 years in the service sa PC, pagkatapos 9 years bilang barangay captain. Saan po? Sa Pangasinan. Saan sa Pangasinan kayo, sir? Sa Umingan, Pangasinan. Umingan. Taga doon po kami sa Lingayen. Ah, Lingayen. Oo po. Pabaloyan nyo talaga, sige, si Ramos. And then, mga relatives, madadi ko, doon talaga kami, Lingayen. Nagkaroon so, talaga siya sa Lingayen. Wow. So, date of retirement, 2007. Okay, police inspector. Wow, sir. So, saan kayo nakatira ngayon, sir? Sa Tandang Sura na, boss. Tandang Sura. So, nagpe-pension pa. May pension pa rin kayo, no? Okay, sawa ng Diyos. Nagpe-pension pero naubos noong election dahil hindi ka naman makakakuha ng botos mo kung hindi mo babayaran ng tao. Ngayon, kapitan kayo doon? Hindi na. Tapos ng 9 years ko. Ah, ngayon, natakbo ko ulit October? Hindi na. Ah, pahinga na. Si sir, ano niyo po? Apo ko. Kauna-una ang apo ko yan. Wow. Okay, sir. Pero lang ako matanong bago tayo muna ito kasi nakakatuwa kasi yung mga gantong kwento kasi noong mga panahon na yun, wala pa kami kinalaman yun doon. Anong noong sa mga Malacanang kasama mo si Ramos, ano ba si Ramos dati nung bilang general siya? Nung galing ay mabait naman siya, walang kanyang taong approachable si Fidel. Approachable si General Fidel B. Ramos. Kesa kay Enrile. Sino mas mabait kay Enrile kay Ramos? Halos parehas lang sila naman ang pag-uugali. So, nung hanggang kailan ka kay Ramos? Kay Ramos, hanggang mag-presidente na siya, ako pa rin lahat ng maintenance na lahat ng mga ari-arian niya, mga bahay niya. Akong nagbabayad ng mga tax ng bahay niya sa Baguio, sa Tagaytay. Oh. Ako lahat ng... So, talagang asin, dikit mo talaga si... ex-former president. Doon kumakain sa bahay namin yung sir. Tsaka may kantin din kami sa Krami. Doon din kumakain. Ah, okay. So, ang galing. Tapos, naging barangay captain ka. So, kailan ka natapos ng ano? Last? 2010. Ah, 2010. Matagal na rin. 2018 na ako natapos. Ah, matagal na din. So, okay, sir. So, ito, mapunta na tayo dito. Ito, may nagdala na ito sa akin, actually. Yung ganito. Pero, kasama ang palad, kinuha. Alam ko, bumina tayo ito, Labs, eh. Tapos, binawi. Oo. Dahil, may nagsabi na kesyo, ano daw, yung price daw, ganun daw yung price. Parang binili namin siya, tapos sinabi niya, bawi na lang. Pero nagkabentahan na kami nun. Okay. Kasi sabi dun, ganun daw yung price. Eh, hindi naman kasi to painting, eh. Madami to, eh. Kasi maraming keyboard warrior sa... Oo, pero kasi ito, House of Frame. Oh, wow. So, para lang masigurado ako, magkano po pala ito binibenta? Wala kaming kanyan. Pero magkano yung asking nyo? Dapat meron, eh. Meron ba kayong asking? Wala, kasi basta. Kasi ang meron sir, for medical purposes, kasi as of now, may treatment kasi yung lolo ko. May aparato siya dito sa left side niya. Sa lung niya. Kaya, ilang taon na kayo, Tay? 71. Okay, pero ang ganda lang na itulong mo sa bayan at nanilbihan ka. Ang ganda ng araw na to. Meron tayong Marcos, meron tayong kaibigan ni
Tama, so tawagin na natin yung expert. Huwag natin patagalin, syempre, si Sir Angelo. Yan, ang dekada 90. Yan, tawagin natin para malaman natin kung magkano ba yung gantong klase ng display ni Marcos tsaka ni Melda. Sir Angelo! Yes, sir! Yan, na, ito, naalala mo, meron na tayo nito dati. Marcos na naman. Naalala mo, meron tayo nito dati. Ba't walang Lenny kasi? Ba't kasi? Wala eh. The president. Oo. Naalala mo yung dati, meron na nito? Hindi, alam kasi nila favorite mo si Marcos. Sino? Ng mga viewers. Kaya Marcos lang dinadala nila. Hindi, mahaba talagang ano, ang history. Tsaka marami talaga siya. Marami talagang ano ni Marcos. At maraming storya. Ang dami talaga collectibles na legend. Oo. So, obvious naman na hindi painting to, no? Yes. Hindi. Naalala mo yung meron tayong nilabas nito. Tapos na-feature siya, binili natin siya for Binawi dahil sumunod siya dun sa mga comment na ganun-ganun. Yeah. Pero yun may signature. Magkano nga ulit yan? Parang 20 ba? 20 yata, 40? I don't know, hindi ko na matandaan. Yeah. Ganito kasi ang ano natin sa pricing. Sinusunod natin yung mga latest na nandata na transactions. Yes, parang comps. Oo, latest comps. Kung mapapansin nyo, tayo, pag ano, minsan may na-encounter tayo, kahit alam na natin, nire-research pa rin natin yan. Sige, sir, para marinig ka, para ba nag-explain kasi para mas malinaw mag-explain si Sir Angelo. Ayan, nire-research pa rin natin yan kasi laging nagbabago ang pricing. Yes, kahit pamilya na tayo sa bagay, kahit sabihin natin 20 years na tayo nag-ano, kailangan updated pa rin tayo sa mga latest na prices. So, so kaya ako siya tinanong, magkano niya na-acquire noon? Parang alam ko 20 yung with signature yun. Ngayon. Hindi ko masyado matanda. So kumbaga sa ano, yun yung latest, yun yung susundin natin. Yan. So kung 20 yun noon, ang akala mo noon is tunay na painting pa, di ba? Ah. Yan. Ito naman, definitely, hindi pa siya yung tunay na painting. Oh, na painting. And, meron kang damage. Oh, ayun, na, sa ilong niya. Nasundot talaga yung meron kang damage. Yung pagkumawa nito, Sir Angelo, ba't ang dami kasi nito eh? Kasi nung dumating kami sa Malacanang, binigyan na lang kami ng ganito. Kaya inuwi ko na rin for ilang taon na. Sino ba gumawa niyan kaya? Ito, yung framing, yung framing ito. Tawag dyan. Parang relief siya eh. Yung, hindi ako nagkakamali, parang bas. Bas relief. So meron kang original painting, ginagawa mo siya ng parang print. Okay. Pero ito, naka-raise yung ano. Kasi meron original nito eh. Meron original yan, painting nito. Malaki. Nasa Malacanang, nandun yan. Malaki, alam ko malaki. Tsaka alam ko yan, life size. Malaki nga, malaki. Life size yan. Matas talaga yan. So ito yung miniature ano niya, miniature version niya na printed. No? Ano ba ibig yan sa plan niya natin? Andiyan yung maker ng frame eh. Actually, buhay pa kaya. Natanggal na. Nawala na ito. Ito siya meron, Sir Angelo. Actually, well, ito. Commercial ano naman yan. House of Frames. I mean, yung gano'n na rin katagal itong House of Frame, di ba? No? Alam ko sa ano yan eh. Ayun, main branch. Angeles. Clark. Tapos Ortigas. Kita mo yung luma na rin talaga kasi yung number niya. Telephone number niya, 68. Mga 70s. Mga 70s yan na frame. So original yan, period correct yan. And siguro na i... Para sa amin, boss, kung magkano ikon nyo na lang, kung may tutulong nyo rin na rin sa amin sa treatment. Pero yung frame, luma talaga yan, no? So na-display yan sa isang tanggapan ng panahon ni Marcos. Yan ang sigurado natin. Yun nga, kinuha nung nag-taking si Ramos doon kay Marcos. Ang kontin yung si Ramos bilang si Marcos, bilang chip ng PC. Oo. 19 ano to? 72. 72. Mm-hmm. Ako yung Marcelo. So hindi ko na, kung ito, inuwi ko na lang sa bahay. Ako nang naglalagad. Bakit kinuha pala? Didispose na nila? Ay, hindi na naman na nila ko niya, siyempre. Bahala ka na dyan, sabi sa Gadela, kung security niya. Bahala ka na dyan ko sa mukha. Itago ko na lang, kung magagamit ko balang araw niya. Sige. So, tayo naman kasi, nag-appraise lang din tayo. Okay, siyempre, meron tayong needs. Lahat naman tayo may needs, ano? So, ang appraisal natin is based dun sa overall collectivity, overall na condition ng item. Yes, siyempre. Tsaka siyempre, kung genuine na painting. So, ito, bilang print, bilang frame, na maganda yung frame, pero ang issue natin kasi dito, nabutas itong apat. Ang daming ano, ang daming damage, no? Dinisplay na rin sa bahay yan. Sa wall.
Pagpasok mo sa bahay ko, yan na rin ang nakalagay yan. So, around 50 years na. Naalala ko tuloy si tatay yung retiree na si Ren. Yung dun sa kuchilyo, yung sinabing barat tayo. Oh, ay pala, ito pala, baka kasi diba, naparoon din sa Pawnstar history, magkano lang pala yung trench knife? $215 US. $215 US. So, nasa 12,000 lang. At no, binili ko dito yon. $45. At nasabihan pa akong barat. Alright. Pinili namin sa lahat ng... Pero sa ano, ang price niya lang, hindi sa Pawnstar, sa US. Binigbenta nang the same trench is trench. Ito, para lang ma-recall nila. So, saan na yun? Ay, nakasir, ang iloy na. Ito yung isa to sa mga most controversial piece kasi na nadala dito. Daming mga comments. Medyo binarat daw. Para lang sa kalaman nyo, si Rick Harrison ng Pawnstar History, binili niya to ng $200. $200 lang. Binili ko to ng $45,000. So, sa mga nagsasabing barat ako, yes. Yun ang magsasabi sa inyo. Itong, di ba? Well, actually, ano doon yung Rick Harrison kasi sobrang daming release. Madaming nga. Sa lahat ng sa US. Sa US kasi marami daw talaga. Okay? So, yun lang naman. Tsaka ano, yun, naka-interact ko na rin naman si, ano, si Rick Jr., yung kanyang anak na doon sa Pawnstars. And ano talaga, mababa rin talaga yung appraisal. Mababa yung appraisal. Gaya nung ano, yung mga pulinsitos, yung mga gold na ano, pulinsitos, ang value niya doon, gold value. Pero ano dito? Dito, mga 100,000. Easy na nabibenta yun. Pero doon, pag dinala sa concept niyo yun, per gram lang, siguro wala mga 3,000, 4,000. Yes, ganun so, lang. Yun lang. Or, ano lang, to, we're just sharing. Para rin sa mga, kasi ang hirap kasi minsan comment ng comment, tapos, kasi baka pag nag-research kayo, malaman nyo sa sarili nyo na, ay, para pala akong tanga. Ganun, so, di ba? So, hindi ko sinasabi, joke lang yun. Kakawa lang naman. So, di ba, balik tayo. Okay. Pero, sir, ang alam, magkano to sa tingin mo? Well, magkano given yung condition niya, ano yan eh. Kung okay sana yung condition, maganda yung lahat, mga 10,000. Both. Both. Pero given yung condition niya, siguro mga 6. Bigyan ko ng 6 to 7,000. For both. Okay, so maraming salamat, sir. Thank you po. Sige, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, ayan. Alam nyo, napakahirap humarap. Lalo na sa katulad nyo, sir, na as meron mga sakit. Alam nyo, napakahirap magbitaw nung ano eh. Yung, kasi syempre, baka kasi nag-expect kayo ng something na medyo mataas. So, lalo na kailangan din, di ba? Pero kasi, sir, dito lang sa kong nagpagamang. Oo, yun nga eh. Oo. Papa-operation lang yan. For consideration. 10,000 sa dalawa. Lampas na siya sa appraisal price. Appraise lang nasa 6,000 to 7,000 bot, sir. Ginawa ko na po 10,000, ginawa ko ng 5,000 each. For yun lang kasi yung may bibigay ko consideration. So, ganun din lang. Dito na rin lang tayo. Ibigay na natin para matapos ng usapan. Yan ang tinatawag na PC. Talagang, oo. Pero sir, sige. May word of honor ako. Gagawin ko ng 12,000, 6,000 parehas sa'yo. Thank you very much, sir. Dahil, ako kasi gusto ko rin yung mga ganyan. Alam mo, pangarap ko rin yung mga kasalamuwa, yung mga ganon, mga general, mga, diba? So magandang kwento sa mga apo, anak, sa mga, kahit kato, kita mo, ay wala pala yung mic. Saan naririnig ba ako? Nandun kay boss. Yung so napagkukwentuhan natin, may nanonood sa atin. Ayan. So marami rin natututunan. Diba? So maraming salamat, sir. Ano lang? O yun. Nagbigay si Labs pagdagdag ng gamot mo. Thank you very much. Pumapatak na siya ng 7575. 15,000. Thank you very much, sir. Sir, pakamay nga. At maraming salamat. Ingatan mo yung lolo mo. At ayun, sir, maraming salamat. Punta na lang po kayo doon. Tapos, nagbayaran tayo. Maraming salamat ulit, sir. Thank you po, sir. Ma'am. Ako po, maraming nagpapasalamat po dito sa in charge sa establishment na ito. Doon sa sinabi niyang presyo sa amin, dinagdagan pa nila para sa akin
paggagamot. Ako'y maraming nagpapasalamat po dito sa establishment na ito na tumulong para sa amin.